So here, my son, sa patuloy pala dito sa instruction ng Proverbs, para lang tayo pinakausap ng salita ng Diyos, diba? So kahit kumabay kayo, hindi mo din sabihin, hindi sa inyo yan. Sa inyo din yan. Imagine nyo, kayo ay anak na lalaki. Ganun din yun. Okay, so, oh, hear, O my son, and receive my sayings. Kung sinabi, receive my sayings, bakit receive? Kasi minsan, hindi natin tinatanggap yung sinasabi sa atin, diba? Sabi, ikaw, Stephen, ganyan ka. Oh, doon naman. Ganyan naman. Mas kilala ka ng magulang mo, diba? So, kailangan tanggapin natin kung ano yung katotohanan sa ating sarili, tayo. Kasi hindi natin ma-adjust, hindi tayo makapag-improve. Kung sabihin natin, ganyan ka na, hindi naman ako ganyan eh. So tingnan mo na, lalo yung sinasabi sa'yo ng iyong magulang. Dahil parang makikuntan mo yan, okay? Mga anak, mga bata, alam niyo yan, kilala kayo ng magulang niyo, hindi niyo may tatanggi yan. Sabi nga, kasi si, ano na, si Isla. Ibisahan niyo yung mga anak niya eh. Ano lang, kung maarte, alam niyo yun, kung nasaktan talaga, kung alam niyo yun. Pinatamad, diba? O nakaasar, alam mo yun eh. Ako rin medyo, pero mas lalo si Jesus. Kaya pakinig tayo sa ating mga magulang. Sabi dito, in the years of thy life shall be many. So parang ito ay commandment number. What is commandment, honor your father? Five. Okay. Ano, review nga ulit natin. Ito ba si Pia noon? Si Pia, yata napag-resign si Pia. So number one is and the Lord thy God, thou shalt not have other gods before me. So two is thou shalt not make them any billets. So three is yung thou shalt not have other gods before me. So four is make remember the Sabbath day, make it holy. Then five is honor thy mother. The father, at yung may promise yun, di ba? That your days may be long in the land where the Lord giveth you. So parang ganito lang, di ba? Here, O my son, receive the sayings. Anong kapalit nun? Why kayo naikinig? Right? The years of thy life shall be made. Kasi nga naman, alam yung tatay mo eh. Ikaw, may sakit ko dati, may inabagaw mo eh. Sasabi-sabi dati. So, kaya pinag-iingat ako, huwag ako ganyan. Alam, kasi na bata pa ako, ginamot ako sa ganyan, hindi ko na maalala yun. So, sabi, nako, ingatan mo yung baga mo, naalala ko yun. So, alam niya yung, kung hindi ako nakinig doon, eh, malakas ako. Paano na? Hindi mo alam yung katawan mo, right? Tim ka lang katawan mo, dahil nila, magulang mo na ka, hindi ka lang, ah, matay ka, di ba? Posible, na mapaagang buhay mo, okay? Salam ng mga rin. Ay, alam, huwag kang pupunta dyan sa, ano, sa, kung anong lugar yan. No? Ay, buhay nga yung ilaw sa mas. Para, hindi tayo pumunta.
Biblical. Biblical. Yan. Pangalawa. So sabi yun, sabi yung lugar na madelikado. Diba? Huwag kang magpupunta doon, sleeper. Huwag kang pupunta. Sabi, party-party tayo. Piga, no? Ano na to, nasa event na to, sabi. Piga, party tayo. Si ano, si Jerome. Magpag-come sa labas. Ako, ako dati, pinapayagad ako eh. Pero ngayon, naisip ko pa. Takot. Lalo sa panahon ngayon, di ba? Yung ako, takoyin ko si nanay sa'yo, di ba? Yung isang kapatid niya. Hiniinom yun. Kaso, nung time na yun, napainom. Nagkataon. Saka nangyari. Parang may nilagay either, may nilagay doon. Ano may mga kaibigan mo sa labas? Hindi na sigurado dyan. Yung iba dyan, may topak. Pag hindi mo na palataya yan. Kapatid ni Mrs. Sumunod sa kanya. Ay, oh, sumunod sa kanya, lalaki. Hindi umiinom yun. Pero for some reason, may problema daw. Ba? Naya-aya. May problema ka. Bakit mo dadagdagan pa yung problema? Diba? Nagdagan. Ito yung mga young people minsan. Emotional eh. Mga emo. Diba? Kaya, maniwala kayo. Alam namin yan. So, kaya wag. Ang sabi nito, instruction ng inyong mga magulang. Ang mga magulang, kahit hindi ganun katalingin, alam niyo yung pati makabuti sa'yo. Okay? Tanda niya, mga bata. Sabi nito, bakit I have taught thee the way of wisdom, I have led thee in the right paths. So, again, halo na yan sa magulang mo, at sinasabi niyo, especially ni Solomon dito, yung magulang niya, alam natin na, sino bang magulang ni Solomon? Big good than Diyos niya, si David, propeta yun. So, yan sabi dito, at yung mga nakalang chapter, alam natin yung Proverbs is prophetic of Jesus Christ, yung wisdom nun ay, yung Jesus ang tinutukoy nun. Okay? Yan sabi niya, yung tinuturuan ka, yung tinuturuan ka sa church ang tama, okay, ng wisdom, nililid ka sa tamang daan. Okay? Alam niyo sa kayo, mga tayo, lahat tayo. May mga daan tayong pinipili eh, lalo na pag kumatanda kayo. Bakit mo pinili ang ganyang course? No? Eh sinabi nung isa, eh kasi po, dito yung mga kaibigan mo eh. So medyo, ano yung questionable yun. Kasi alam niyo, tayo, unique tayo eh. Iba-iba yung ating hiling, iba-iba yung ating palakasan, kahinaan. So sana mas malayo dun yung ating dahil kung bakit tayo pinipili ng ganyang course. So, and then, again, tanongin mo yung magulang mo sa church, kung mayroon pa ang church, yun maganda. Yung pastor, kahit di mo at hingin ng advice, no? Unsolicited advice. Kasi alam niya yun eh. Kami gano'n, lagi yun ako, know, mas pastor, no? Pinapakilan mo lagi. Yan, naiintindihan mo. Kasi nga, minsan, pag alam mo yung Bible, di ba yung, ano mo eh, yung counsel mo. May mga mas marami kang nalaman kung para sa iba na nakafocus lang. Kumari, doktor kami lahat eh. Yung pastor, tulad niya, sa pag-aabon. Sinabi ko yun sa ako, nagkataon lang kasi tinuruan din siya sa Mother Church, isang young people doon. Sinabihan ko na, kung hindi malinaw, huwag ka na mag-abog. Eh, kaso parang naano na siya, parang desperado ba, di ba? Pag Kristiyano ka, hindi ka dapat madesperado. Hindi ka nagtitiwala sa Diyos pag desperado. Alam yung desperado? Ano yung desperado? Parang wala ng pag-asa. Ito na yung last clue. Parang, kapit sa? Patalim, ang sabi nila, alam niyo, patalim, di ba? Nakakapit ka ba sa patalim? Siyempre, hindi, sugat ka. Pero, ang idea doon is, kasi wala na ako yung pagkakapitan, kaya wala na akong choice, kaya kakapit na ako sa patalim. Hindi ganun na Kristiyano, lagi tayo may option. Tsaka sabi doon, everything that is not out of faith is sin. Ibig sabihin, wala kang tiwala dyan, tatalon ka na lang, parang ganun. Blind faith ang tinatawag, mali yun. Never niyo ako maririnig na magsalita na gano'n. By faith, brad, by faith. Mga gano'n eh. Hindi na in-interpret yung mismong, hindi pwedeng gano'n yun ang buhay. Right? By faith niya. Kapit sa pagli. So yun, nag-abod, kapasa, pinag-pray pa namin. Pero ang prayer ka talaga doon, sana hindi patapon. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Kasi yung mga sa abod, syempre, nagnasamantala din yan. Ano mo na, ganun nga. Kasi parang, anong tabaho ba doon? Ano, hindi ko po alam eh. Kasi kahit ano na nga lang eh, naman ganun. Kasi dito, may tabaho naman siya, kaso balik niya doon sa mundo. Parang,
lending, ano, collector siya. Sabi ko, hindi ko rin gusto yan. Pero, anyway, sabi ko, pagdating mo na ako, ano, ano, sige. Ah, okay lang naman yun, kasi nakakulikta ka lang naman, hindi ko naman yun. Hindi ka naman yung boss. So, sabi ko, banta mo, hindi yun. Bira, ilang buwan, hindi sila pinapasahod na. Okay na naman, ang yun, kasi ba, umuwi ka lang dito eh. Ano namin, kasi nga, napakadelikado yun, nakauwi din. Okay, so, ganun, okay? Tinuturuan ka eh, ng wisdom. At tinuturuan ka saan ka, pipili, anong pipiliin mo. Ito parang maganda, pero ito mas maganda. Pero ano yung mga factors na kinonsider mo? Yung pera, yung health, yung benefit, yung tama lahat yan. Pero iway mo rin yung spiritual. Kung nga rin, mapapa yung mga kalalakihan na gano'n na medyo mas inclined sa may ano, kasi mahina, ang bahay, ganyan. So mag-outload ka pa. Diba? Kagawin mo ba yun? So hindi dapat. No? Consider mo yun, kahit sa tapos, may mahina rin maaari yung ano. Yung mga anak ang bakulit, again, biyaya rin sa mga anak, at biyaya lalo ng Diyos, may mga anak, may mga bata na mabait, eh, alam nyo ba yun? Na hindi sila, ano, yung mga babae daw, karamihan, gano'n. Diba? Meron din yung lahat, di ba? Meron din mga grabe. So, consider mo yun, ako ba, iiwanan ko ito eh, kami dalawa nga ni Miss, kirokta kami, iiwanan ko pa sa asawa ko lang. Nag-aabunod ka. Ano yung mga kinoconsider? Eh sabi dito, the steps shall not hang. Ito ba tayo? Eh sabi dito, when thou goest, sinabi goest, ayan, talagang nag-decision mo na, lumakad ka na, the steps shall not be straighted. That is straight. Hindi yung diretso, ha? Kasi yung straight na, ano, ha? Familiar tayo dyan, di ba? Parang makikot, madaan. Okay? Sabi dyan, ano sabi ngayon, no? When thou goest, kasi tinuruan ka na at may need ka na sa tamang daan, okay? Pag ikaw ngayon ay sumugod na or humayo na, okay? The step shall not be straight. Sabi ngayon, no? Hindi ka masyadong limitado yung isa sa'yo sa mga gandang especially sa mga kabataan, isa sa mga magandang work is yung medyo may kalayaan ka. Okay? Kahit mahirap ka sa umpisa. Okay? May mga path kasi na parang wala ka ng wala ka masyadong magawa sa buhay mo. Kasi nasa bank mo. Okay na yun, laki ng sweldo nito. Kaso, doon ka na lang. Diba? Kaya maganda naman naman, marami rin ganyan. Depende nga yun. Depende kung gaano ka kamulong din. No? So, may share ka doon. Diba? Yun ang ginagawa. Maraming pwede mong ganun. And then, sa alip ko magkasala sila. Kasi marami doon kasalanan talaga. Yun ang maala. Tapos, babae. Kasi pag bumababa rin lang, ang gano'n, makaya pera yung mga yan. Okay? May mga yung pwede kang piliin para sa sarili mo na mas marami kang choices. Yan. So, pwede magtanong-tanong, okay, kung magaling ka talaga sa klase, ang daming course na magiging malaya ka, hindi ka ipit. Ano ba yung mga tabawang ipit na yung wala kang magagawa? Medyo, ano, siyempre yung mga ibang low skill na job. No? Pero again, kahit low skill ka, again, marami kang just bibigyan ng opportunity pag talaga sumusunod sa akin. Gawa na ako. Okay, at ayun, so hindi ka maiging makipot yung daan mo. Iba yung sabi ng Panginoon na makipot ang daan ha, sa pagkakunta sa langit. Iba yun. Hindi ito ay sa buhay mo. And when thou runnest, thou shall not stumble. So ano yung stumble? Magkalisod. So may mga time na kailangan natin tumakbo, tama? So, yeah, kung may isa kayo, kami sa ano, okay na. Kami sa kailangan bilisin daw. Medyo hindi maganda yung condition niya, nakakatakot, di ba? So, ganun din tayo. So, lalo pag ganun. Ayun, pagbira naman tumakbo yung mga atos. Pero isa, kailangan tumakbo, di ba? Pag tumakbo ka, pag hindi ka stable, ano kaya sa'yo? Yan, may reason ka. So, alam mo, pag yung ayos na lakad lang, syempre, maingat ka. Kaya may time na kailangan tumakbo. At pag hindi maayos yung mga naayos mo, hindi maayos yung tuhod mo, hindi maayos yung sapatos mo, hindi maayos yung balance mo, okay? Tapos hindi mo pala sa isang taong tumatakbo na hindi handa. Tapos may mga ayos, syempre, pag medyo matak, parang sa games lang, pag mabilis yung takbo ng ano, mas mahirap umiwas, okay? Mas mahirap umiwas kung parang kung diretso lang ilakad mo. So, eh, minsan kailangan tumakbo.
So pag hindi ka nakahanda, parang ko pala sa unang part, na steps ay na-straighten, kung wala ka masyado ng option, may ignore yung option mo, dito rin naman, pag kailangan mo tumakbo, hindi ka makitisod kasi alam mo na siguro mas malawak yung pangunawa mo, malayo pa, nakikita mo na. Okay, kung malayo pa, nakikita mo na, hindi ka talaga mag-stumble, hindi ka makitisod kasi malawak yung ano mo eh. Ito yung nangyayari dyan sa mga, again, sa mga career yung talagang ano kayo, yung mga kabataan. In-offer sa'yo, okay, ano naman, pambaho naman, may linggo, pasok sa linggo. Ang ganda ang opportunity nito kasi malaki sweldo. Lagi eh. Pero hindi mo nakita, yung isa sa mga kailangan mo spiritual, eh magpapamilya ka. Pag hindi ka rooted sa salita ng Diyos, anong kapakaya mo sa pamilya mo? So, hindi ka naghintay, okay, mga pista gano'n. Ang laki ng offer sa gitna, pero kukontrolin ka ng mga bakla. Okay ba sa'yo? Magpapatakbo ng buhay mo, mga bakla, mga puro showbiz, nakakwenta-kwenta, tapos papaiyakin ka pag gusto nila, papatawarin ka pag gano'n. Pati ano yan, binumiro niya, mga speech niya, maniwala pa kayo. Hindi yan basta, kaya yung ibang, oh, nabansin niyo, yung ibang ano, bigla na lalaos. Kasi may, hindi nagustuhan naman eh. Yung kanilang mga producer, ganyan. Bigla, ba't ang galing nung maliling eh? Bakit lalaos? Hindi binigyan ang project. Bakit? Kontrolado nila eh. Gusto nila kontrolin kayo. No? Ito mga, sabihin nila, ay, ganda mag-artista. Kasi nanayipita nila sa TV na ko. Alipin niya ng mga budget. Anyway, So, the full speed dahil na sila, no? Ay, may pabaho na ako, malaki sweldo, full speed dahil na. Hindi nila nakita, tapak pala ako itong mga to. Kaya yung mga sunod-sunod niya sa mga money kasi pag email niya sila niya, wala na. Okay, wala na panic. So, ganun din tayo sa tabaho. Pansin nyo, yung ibang mga tabaho ay kaya maganda yung mga skilled worker, lagi na sabi sa mga pano. Minsan mahirap yan. Pero hindi ko basta-basta pwedeng ano yun. Bakit? Kasi meron kang skill eh. Yun ang nagdadala sa'yo. Marunong ka, umalis ka dito, lipat ka lang. Hindi ka tulad ng mga, ang ano mo, ang career mo, binild mo sa isang ano, dahil malapit ka sa isang boss lang yun. Hindi mo alam kailan naalis yun. Paano pag lumipat ka na naman dito, hindi mo na yung skills na kailangan mo. Hindi mo na naman yung ano mo, di pahala ka na naman chuchu, hindi na tawag, di ba? Ano yun, di ba? Parang wala kang, ano, dignidad. Kasi wala kang skill na pwede mo sabihin na ito yung nag-defend ka. Okay? So, kaya nga, doon mo umpisa yun sa kanila, di ba? Tinulong siya ng magulang mo. Or sa case natin, dahil again, minsan nakakalungkot sa mga magulang natin, hindi nila turuan. Eh, ang mga magulang natin, tao lang din yan. Yung first time ka naging bata, first time nila naging magulang. So, actually, doon pala sila mag-aaral, paano ka ba maging magulang? Ah, alalahanin yung tinungo sa akin, wala nang tinungo sa akin buti. So, nakikita nyo, babalik tayo sa Panginoon. Kung ano yung tinuturo ng Panginoon, hindi tapos rin ito. Parang tinuulang at Solomon. Pero, ito yung nasulat sa Bible dahil hindi lang ang scope nito, hindi lang sa kanilang pamilya. Hindi, lahat ng makikinig sa mga aral ng Bible ay mas mapapabuti, okay? So, yun ka, di ba? The next is, patuloy lang tayo dito sabi, take fast hold of instruction. Ano yun? Ang natin yung kanina, fast. Ano yung fast? Bukod sa mabilis? Fix. Di ba? Mahigpit. Okay? Kaya pag kinabing take fast hold, of instruction, ano yung sabihin nun? Ang sabihin nun, may binigay sa instruction, minsan mahirap sundin yung instruction medyo mahaba. So, ano ba sinabi sa akin? Ano ba sinabi sa akin? Hauna, ganito, diba? Si Stephen, minsan, pinag-utusan. O, ano gagawin mo daw pag bibili ka ng ganyan? O, siyempre, tanong ka, magkano may pera ko? Ang binigay sa'yo, yung sabi, bilangin mo. Okay, madali pa yun. E, paano kung instruction sa'yo? Dati-dati, pinag-utusan ako eh. Yung mga time na medyo malaki na rin ako, matusan ako sa kubaw. Punta, bibili ako piyesa. Eh siyempre, may ginagawa sa isa. Ako na yung nagabili sa kubaw sa rektor. So, ganito yan dapat. Ganito yung, ano, hindi ko makuha kasi, ano, makikipaghagat pa ako. Makikipag...
Hindi sa tayong pagkanya yun, kahit yung pagkano ka, mas... So, medyo mahirap kung hindi ka narinig, di ba? So, lahat pa, ano ba yung mga instructions sa'yo? Kapag luto, nako. May mga instructions sa luto na, ano, pag may... Yan, sina ate yun. Nakikinig ko lang, kukwentuhan nila. Siyempre, galit yung pag gusto nyo, masarap eh. Pag may konti lang, isang minuto na delay, or hindi maayos yung gaya, ay makinig ka dyan. Kasi may instruction. Pag hindi sinadlong exacto yung instruction, ano mangyari? Yung outcome na gusto mangyari, hindi mangyari. Okay? Kasi sabi nyo, take fast, hold of instruction. Pag may sinabi sa'yo, lalo yung mga bagay, mga anak, mga ulit-ulit, paulit-ulit, sinasabi nyo, mag-iingat ka dyan. O huwag kayong magulo. Okay, yung kapatid nyo, makulit siya, mauntog na lang. Mami, ayun, gano'n lang, mauntog na lang. Okay? So, let her not go. Kasi bakit? Umaalis mo yung instruction? Ito sabi, let her not go. Obviously, ako. Again, figuratively, umaalis yan. Pag hindi mo yan, inalala. Ano nga ba sinabi sa akin? Hindi mo ginawa. Bandang huli, pag sobrang tagal ka nang binigay sa instruction, makakalimutan mo yan. Kaya sabi dito, kailangan mo siyang itago. Keep her, for she is thy life. Kung hindi yung exaggerated, may mga instruction dito na talaga naman, sa church, alam mo dalas na instruction na paulit-ulit sa mga young people. Kaya, ayan, di ba? Ako, paulit-ulit dyan. May mga young people, ito na naman. Marunong nga ako eh. May co-convert ko yung ano, co-convert ko siya. No? Pero yun nga, ipag-pray mo, kasi siguraduhin mo siya mako-convert, di ikaw. Kasi yan din eh, ganyan ang relasyon, di ba? Talagang hagel din yan eh. Kaya dapat maging matalino tayo. Matalino. Nakakita ka ng matalino sa ibang class, sa ibang bagay, sa academics, tapos sa pag-ibig. Marami mga ganun eh. Kaya sa Bible, instruction dito kompleto. No? Sabi sa Bible, where the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword and is discerner of both soul and spirit and intents of the heart. So, yun ang ganun sa Bible. Habang pinapakilagyan natin ito, yung pwede itanggi na, alam niya yun? Alam niya yun. Kasi, hindi niya alam yun, hindi naman mausulat dito. Again, maraming scripture, maraming literature na nagkukumpit. Bakit ang Bible ang tingin Bible? Kasi yun talaga ang salita ng Diyos. Okay? May nabasa na akong nag-aano dito. Pero hindi rin eh. Nababaw sila ito, talagang totoo. Okay? Ay sabi dito, enter natin to the path of the wicked. Okay? So, ano yung path of the wicked? So, kaya mga bata, marami kang may encounter na tao. So itong mga to, yung school namin, kasi naniniwala ako na while kailangan ng mga bata yung socialization, hindi agad-agad, I believe. Actually, nagkataon din. Nakalala nyo, di ba? Kami dito, kailangan din na, ano, binubintay sa school. So medyo malinaw na makakarating kami dito. Kaso, June na, magkapasokan na. So, kaya namin sa kaitang school. So, sabi ko lang dito, mga bata, marami kayong may kaibigan ako, dati ko naging classmate. So, napansin ko, may mga lukot-lukot talaga. Meron niya ako dito eh. Doon, tatanda na kami, di ba? Nasa 38 na kami. Yung bata, yung makulungo yun eh. Ngayon, medyo parang kami, no? Di ba na ako kapat? Dulay mo naman kasi nagbebenta ng insurance. Hindi ko nga pinapansin. Kasi, ayoko naman ano, may usapan nyo, ang pinag-post ko sa Facebook, mo insurance, ano pang nai-offer sa akin ito? Interesado niyo sa akin, dahil concern niyo sa akin, hindi, okay lang ang insurance. So, hindi ko pinapansin, nung banda muli, ayun, banda muli, napansin niyo, hindi ko siya na, ganit pa. So, may mga mamimit kayo, paano niyo malalaman kayo, mga bata? Itong isang tao, ito matino, ito hindi, ito medyo matino, ito ay yan yung mga bagay na ano, kailangan maging wise kayo kasi nga hindi yan basta-basta nyo. Kahit yung magulang nyo ngayon, papakilala nyo yung may bigil nyo. Mas kayo pa rin yung makakaalam yan eh. Tsaka may
kung maunog yung TV, radyo, ang pinapromotasyon sa inyong mga bata, eh, mag-decide na pa yung sarili niyo, malaki na kayo, lagi ganun naman yung tema niyan eh. Diba? Kaya sa mga pelikula, ganun yan. So ngayon, mangyayari sa inyo, ano, may kinibenda rin kayo. Nasabi niya, magulang ko pa, wala nang alam. Hindi niyo alam, alam niya yun. Kasi minsan, hindi nga rin niya alam paano mag-instruct. Kaya madala sa hindi, yung mga nakaka-appreciate ng church, yung mga magulang. Kasi nga, yun, pag nagmamasana. So ako, yun lang isa sa mga na-appreciate ko sa church. No? So ako nga, hindi ko alam paano gagawin ko, yung buhay ko, tapos mga anak ko pa. Saan kaya ko instruction ngayon? Hindi sa pinaka-instruction, which is the master, which is the master teacher, the Lord Jesus Christ. Kaya sabi dito, pag nalaman mong wicked yung tao, yung pare, nag-ano, wicked na ba yung nagising ang radyo? Medyo papunta na yun doon. Kasi ibig sabihin nyo, obese yung bata pa. Ano pa? Iinom. Naku. Okay, extreme na yun. No? Sige, alisin na natin yung mga yun. Paano malaman yung mga, ano? Si, ano? Sarado ka pa sa, ano? Bahay, ano ka lang? Rice ko lang. Si Jamie. No? Hindi ba yun? Hindi ako pinapayagan. Okay, naiinis ka ba talaga? Ba't pinapayagan sa labas? Ito ko. Ito ko. Normal yun, okay? Mga bata, normal yun. Kasi ka nag-iisip ka na eh. Tinatansyang mo yung sarili yung palayaan. Yung boundary na sineset ng Panginoon sa'yo, ito yung boundary ng magulang mo. So baka naman pwede ako nung magpas na boundary ng magulang ko, pero nasa kalawang pagpakita ng Diyos. Ganyan yun eh. So nung talaga mga bata, hindi kami asal sa inyo minsan. Parang ganun lang. Kasi pinuturo nga yung instruction na minsan hindi madaling ibigay na instruction. No? So hindi lahat ng magulang marunong magturo. Kaya nga yung basto sinabi sa Bible, kailangan marunong magturo. Hindi lahat nagpapasto, basta lalaki ka, basta may anak ka na, pastor ka na. Sabi nyo, sa mga qualification is up to teach. So, pag nasa church ka ngayon, kahit yung magulang mo, hindi ganun ka, alam mo lang, wala po eh. Magaling, magulo, ganyan. So, napapabuti ka pag ikaw yung dinala, yung anak mo. Ngayon, wala kang magulang, wala dito, eh, mas wise ka kung mag-isa ka pupunta sa church dahil alam mo, ititiwala ka sa Diyos. Sabi mo, siya yung nagtitiwala ka sa Kanya. At alam mo, this, sabi sa Bible din, this world is lies in wickedness. Okay, magtitiwala ngayon. So, dapat sa Diyos, okay? Kaya ngayon, pag na-identify mo, isang tao na yan, dalawa, isang bangkada na yan, wicked. Siguro tanong siya na, si, ano ba, si Mia. Bahay ano ka ba? Bahay ano lang. Ganda yan. Kasi may dahilan yun, Mia. Yung dahilan nyo. Kasi alam mo nung magulang mo, ang takbo ng utak na ng mga kabataan. Ano pala, limitado pala. Kala mo, lahat ng tao sa labas, mabuti. No, kasi sa bahay kasi, mabait sila. No, hindi nila ako, alam mo na, nanakawan, sasaktan, nang wala lang. So pag nasanay ka na doon, kala ko sa labas ganun din. Hindi ganun. Sa labas, everything goes dyan. Hindi mo alam. Kahit yung mga classmates niya, mga parehong bata rin niya, sabi niya, hindi ko nang sinasadya kasi nga, hindi kami natuluhan. So, magitiwala ka ba sa mga, nasabi nila, ay, hindi ko naman talaga gusto kong saktan ka. Kasi hindi niya rin alam. O, paano nga masisigurado na ikaw ay safe? Sabi dyan, may wicked person, ano pa yung mga identify natin, come on. Mahilig sa showbiz yan, yung mga concert, yung mga ganun daw eh. Magka sasundin mo yung concert, tapos masama ba yung tutulog ka sa bahay ng kaibigan mo? Ito, laging binabangin. Hindi ko alam bakit eh. Saan ba nakuha yun? Ito mo, sleep over. Ito sa sabi niya eh. Saan mo nakakita yun? Sa? YouTube. Okay, kasi ganito ha, experience ko. Sabi mo sa inyo. Nahilap talaga yun. Hindi ko maganda yun. Kasi pag puno kayo kabataan, napasok na yung puno kalokohan sa utak nyo. Eh, wala yung magulang nyo. Kung meron ba, tatanga-tanga din. So, okay. Ano yung mga ganun magulang? Yung mga ganun magulang, hindi na turuan. Tapos, sige, wala kaya sila. Malaki na sila eh. Hindi nag-iingat kasi hindi na turuan. Diba ganun yun eh?
madaming iningatan mo yung anak mo ng sabi natin 15 years. Sige yun ang yung kasi yun. 17 na ba? 16. 16, sige 17. Taya? Ah, si Hitler. Si Taya? 16 years. So, iningatan ka for 16 years, alam mo pwede mas nila yung buhay mo sa loob ng isang gabi? Yun ang totoo, pag nagkamali ka ng pagsitiwala, maraming ganun. So, kayo-kayo lang yung kalokohan na yan. Okay, so salamat kung hindi, pero hindi na ganyan, huwag ka magtiwala. Ang design ng family, habang wala kang asawa, sa bahay ka, sumunod ka sa tatay mo. Yun yun, maniwala ka sa Bible, yun yung nakalagay ng Bible. Okay, hindi ka, ako against ako sa mga ganun eh, malayo po kami, ba't ka doon nag-aral? Mag-move ka kasama ng ano mo. Pero ngayon kasi, iba na ngayon eh. Mga puso ka po nga yun. Aral ka ng aral, tapos isirain naman yung ibang parte ng buhay mo. Tama ba yun? Yung design ng Diyos ay, kung anak ka, okay, pinapakain ka naman ng magulang mo, sumunod ka ng magulang mo, especially yung tatay mo. Aalis ka lang dyan pag mag-aasawa ka na. At yung asawa mo, syempre dapat yung blessing niya ng magulang mo. Okay, alam niyo yung blessing? Yung context na yan. Hindi yung agree yung magulang mo, hindi yung, anak, huwag yan, ako, huwag! Yung mga ganun yung magulang mo, ayun, gusto ko to eh. Dapat maging wise ka, bakit? Ba't ayun yung magulang sa'yo? Ayun yung magulang mo dun sa kung sino man yan, boyfriend mo, girlfriend mo. May dahilan yun. Hindi yan nag-iinati lang. No? Unless yun nga, naging mas wise ka sa magulang mo, meron din ganun. Pero madalas ay hindi. Madalas ay hindi. Mas wise ang magulang mo sa'yo. Lalo na pag-godly din yan. Ngayon, kaya magpa-godly tayo. Napagtay natin yung ating mga magulang, umaligtas din. Si Papa mo pala sa abo din, ano? Ano pala? Stay in. Kaya na stay in, no? So, mahirap, mahirap ba? Mahirap, ano? Pero, yun yan, minsan, ilang buhay natin eh. So, kung sinasabi sa atin, pag medyo hindi idea ng setup na natin yun, no? Maging wise ka lalo. Dapat mas maging wise ka. Kasi, medyo may compromise. Kung nakakapalad yung iba, hindi naman gusto. Okay, wala yung pag-ula. Ganyan. Kung sino ang nag-guardian sa'yo, eh, sabihin mo na lang, no? Masayusin mo. Okay, kaya, pag weekend, huwag kang makisama, maniwala ka naman, laki na ito. Nung ako yung nag-college, dahil ko nakita yung mga iba-ibang klase ng tao. Wala ko lang tutong uminom, huwag na subukan, sigarin nyo. Kasi nga naman sa ama, ganun eh, parang yung unang klase ko, alas 9 pa lang, wala na. Ang next klase ko, alas 4 na. Ang gagawin mo? Eh, may mga nakikilala ko doon, mga galing ng probinsya yung iba galing. Taga Maynila, panayinom nyo ng ano, gano'n ang... Gano'n, so... Ayaw mo naman ang walang kasama. Ayan, mga kabataan, gano'n kayo, di ba? Gusto nyo, lagi mo ka usap. Nandunin na, try mo nga. Ayan, gano'n. So, pag nakita mong weekend, maniwala kayo, may matitino pa rin. Kaya nga, identify nyo. Kung na-identify mo ito ng weekend, ako, huwag ka na sumama doon. Huwag nga. And go not in the way of evil men. So, this is applicable din sa trabaho. Alam mo na yung trabaho. Ano yung trabaho? Malaki sweldo. Ano pong gagawin mo dyan? Ha? Yung mga... Bigay, mga unskilled work. Kahit actually skill, within the work itself, dyan na nagkaka, dyan na tayo nasa-sort out eh. Kaya yun yung sabihin eh. Kaya ko na rin, sampo kayong teacher, kahit teacher na lang. Pero maganda sa school, medyo maayos na skill, kasi school yun. Medyo mas matasang style na yun sa mga teachers. Pero sa ibang, ano, ibang industry, jungle yan. Patalino, yan. Okay? So may mga bagada within the company, di ba? May mga bagada na bubuo dyan. Yung mga sabi nga nila, birds of the same feather, flock together. So kung ano yung pare-pare nyo. Siyempre, ikaw lang yung mag-isa. So siyempre, halap ka din. Di ba?
So, pero, identify po yung kanilang ginagawa. At pag sabihin natin talagang wala kang makasama, kailangan mo kasama, yun yan. Pag iba na yung ginagawa, huwag ka na sumama. Maging matapang ka na pumanggi, say no. Ay, hindi ko gagawin yan. Di ako inom, di ako inom, di ako party-party. Ang tandaan mo na. Eh, nasa magulang ka pa eh. Single ka pa lang eh. Pag sinabi lang, ganito eh, sa mga magulang ha, by the way. Baka sabihin natin, masyadong tayong malambot. No? Mga magulang, mga tatay. Eh, matandaan na yun eh. Alam mo ba kung ganun kang magulang, mahina ka masyado. At isa ba, hindi ka sumusunod sa Diyos. You are not following God. Instructions. By the way, pag hindi mo pinapalo yung anak mo, hindi ka sumasunod sa Diyos. Hindi ka sumusunod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ng Bible, paluin yan. No? He that loveth his sons, chasteneth him. Diba? And sabi ko, chasten him. Sabi ko, beat him by the rod. Linaw na, yun ba? Natapos na tayo dun eh. So, hindi, ano lang yung pinapagalitan lang yun. Hindi, beat him with the rod eh. Malinaw yung pinapalo talaga. Yung malinaw. Ha? O, dapat pagmagulang ka, pumulapang ka. Yun yun. Diba ikaw? Kaya, parang ikaw, diba? Lumalabang ka, yung ginagawa. Kaya habang bata ko, pagpapaluin. Pag lumalaban, dapat ikaw wala laban. Magmagulang ka, magbihira ka na. Labanan yan eh. Okay. Kaya, sabi ba dito, avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. Kasi, maano, itong daan na to, ay, ito, wala nang masyado eh. Kaya sa ibang ano lang, sa kubaw nga lang. Sa kubaw, syempre madalas ginagabi ako doon. Yung mga lugar doon na may islap-islap. Ano ba yan? Ganun eh. Tapos may mga nakatambay sa labas ng bahay na akala mo, sasaya nila. Saya na kami. Hindi masaya yun. Ano yun? Kahit sa last room, kahit sa... Hindi ibig sabihin na tumatawa yung mga, especially yung mga bali, maingil, di ba? Miserable yung buhay na. Maniwala kayo. Sirahin tayo. Tapos, oh, pogi. Ganun ba yun? Ganun sa ube yung pasta, di ba? Sa ubaw. Oh, pogi. Biro, mamahangit yun. Mabahawin yun pa eh. Okay. Kaya sabi doon, avoid it. Kung pwede kang hindi dumaan doon, hindi ka lang dumaan. Yeah. Eh, ngayon, kung talagang kailangan mo dumaan, di daan ka lang. Turn from it, then pass away. Ito yung matindi dito, yung binabagit sa ilan ng mga bata, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat ang nasa labas is matino. Ito yung sinabi, ha? O, kayo magbasa. Matindi ba yan? Hindi sila natulog. Hindi sila natulog except they have that. Kung sabihin, hindi makatulog, gusto, kailangan gumawa ko ng kasalanan ngayon. Ganun sila. Maraming gano'n, maraming nalamit na gano'n. Laging bastos yung lumalabas ang ubig. Ano po kailangan gawin yun? No? Napansin mo na nga na hindi ako natatawa sa joke mo. Napansin mo na nga na hindi kita ginagaya, tuloy ka pa rin, di ba? May mga gano'n kasi hindi sila makatulog pag wala silang ginawang masama. May mga gano'ng tao. Hindi yan exaggeration. Sabi nito, ano ba? Ano sabi nito? And their sleep is taken away unless they cause some to fall. So ganun din. Nagigising sila. Hindi makatulog. May mga ganun. Sobrang sinarang marunong nito. May mga ganun. Kaya mag-iingat kayo. Mag-iingat tayo. May mga ganun. May mga mahilig sa pera masyado. Pag hindi nakapagloko kasi bata pa, yan, hindi natunuan or natunuan ng kalokohan, talagang ginagawa nyo na yan. Okay? Ito pa, ganun din yan. Makibasa. Okay. So kaya makakabili ng bread na yan. Ha? So nakakabili ng bread of wickedness. Sa mga weekend. Meron ba yan sa your boss? Si Pia, sa kaya nakabili ng bread of wickedness. Sa kaya nakabili ng bread of wickedness.
Sa SM, okay. Relax. Okay, ang obviously, ang bread lang yan. Sabi sa Bible din na for them that are pure, everything is pure. Okay? Inapit lang yan eh. Pero imagine mo kung kakaiba. Ang pabaho niya, alam mo na, ulis, nakumotong, mga ganun. Or something na lulok ng tao. So kahit anong bilhin niya sa pera niya, bread of wicked.